Sinubukan ba ninyo na habulin ang mga collaterals? Meron ba kayong may papakitang mga dokumento na talagang hindi nyo hinayaan lang na mabinbin yung ganong klaseng laki ng pagkakautang? Talagang ginugol nyo lahat ang paraan, ginamit lahat ang paraan para masingil. Meron po ba tayong mga records na pagbabasihan na ganun? Makita lang namin sana mula sa inyo yung talaga pinagsakitan ninyo na singilin. Kasi kung wala po yun, medyo nakapagdududa po. Ang talong-talo po, Mr. Chair, talaga ay yung taong bayan. Hindi po ba sa tinatawag nating general or generally accepted accounting principles, ito yung GAAP, bago matrato na NPL or non-performing loans, ito po ay... Ito po ay tinatawag nating doubtful accounts. Tama po ba yun? Sir, yung doubtful account is an account classification under the Manual of Regulations for Banks kasama po yung NPL doon. Pero yung technical definition po ng NPL, noong 2004 when the assets were sold to the SPB, ang non-performing loan po ay, as a general rule, yun yung mga utang na hindi nakabayad within 30 days from the date they became past due. Ang ibig mo sabihin, ang sagot mo sa tanong ko ay oo. Ah, yes, oo. Pero yung substandard is just one account nga, classification. Ang pinaka-importante lang, bago talaga matrato na NPL, doubtful accounts muna sapagkat kailangang mapatunayan na sinisingil nyo ito eh. At kapag hindi na ninyo masingil, pwedeng i-considera ng BIR na uncollectible account na ito. Okay. Para lang maintindihan ng mga taong nakikinig sa atin sapagkat komplikado kasi itong mga ginagamit nating termino. Pero dapat nating patunayan pa rin na yung debtor o yung creditor, limbawa DBP, dito sa ating pag-uusap, ay talagang ginawa lahat ang magagawa para singilin yung utang. Halimbawa, gamitin nating magandang halimbawa 1.6 billion, di ba? Sa kabila ng lahat ng ating ginagawa na paniningil sapagkat yun naman obligasyon natin, ay wala talaga silang maibayad. Dapat ma-establish natin yun, tama po? Yes, Mr. Chair, you're okay. Right. Kasi, ng pagkakaalam ko, yung ganong klaseng diligence na nire-require sa atin ng batas ay talagang nire-require din ng tax code and other revenue regulations. Tama? Mr. Chair, yes. Ang totoo niyan, pwede nga nating habulin yung kanilang mga collaterals eh. Ang itatanong ko nga sa inyo eh, sinubukan ba ninyo na habulin ang mga collaterals? Hindi, bago yun muna pala. Meron ba kayong may papakitang mga dokumento na talagang hindi nyo hinayaan lang na mabinbin yung ganong klaseng laki ng pagkakautang? Talagang ginugol nyo lahat ang paraan, ginamit lahat ang paraan para masingil. Meron po ba tayong mga records na pagbabasihan na ganun? I think the Attorney Ajong during the last meeting hindi pwede said, naman pong said, sagutin ng oo o hindi yun eh. Yung pong meron po. Yung nga pong mga records hindi po, meron po wala po sa amin yung mga records na kasi transfer na po sa SPB. Hindi pa, bago pa po matransfer ang aking tinatanong sa inyo kasi kailangan may pakita natin na talagang yung diligence na yon, hindi lamang good father of a family kung tutusin kasi ordinary diligence yun eh. Kasi bilang tagapangalaga ng pera ng mamamayan, DBP po ito, kailangan mga ipakita natin talagang
ay maniningil po tayo. Yun na po yung aming gusto lang makita mula sa inyo. Kung talagang ginanap ninyo yung tungkulin na yon. Meron po ba tayong dokumento, attorney? Siguro baka ikaw ang nag-papile ng mga demand letters, kabi-kabila siguro. I would understand. At talagang ako'y naniniwala sa iyo na katakot-takot isang kariton at demand letter siguro. At napakaraming paraan ang ginawa mo para lang kolektahin ito. Meron ba? Sir, I was not part of the, I was not the handling lawyers of any of these cases. But just the same, for the record, Mr. Chair, may dalawa pong rehab cases. There were two petitions for rehabilitation relative to the accounts. Hindi, ba naman yung rehabilitation dun sa, nandito muna tayo dun sa sinasabi kong diligence ninyo. Lahat ng paraan, halimbawa, pinorclose nyo ba yung mga properties halimbawa sapagkat kinakailangan po natin gawin yun. Pinoproteksyonan natin ang ating ang salapi ng bayan. Kung wala po, okay lang. At para makapagtanong na po ako sa ibang mga puntos. There should have been like, there should have files or letters of collection NPLs that are in the 9.6 billion. There should have been. Yun po yung conclusion ninyo, pero ngayon, wala po kayong masasabi because na meron as nga. As we have declared before, all our files were transferred to the SBB as required under the sale transaction. Yun that's nga why po kasi cannot... nga, ang sinasabi natin, bago naman ma-transfer lahat sa SBB na yan, di po, ano ba sinasabi ng SBB? Kinakailangan within 180 days o kalahating taon, yun lamang after the maturity, para pumasok doon sa SPV. Napaka tagal na po na panahon yun. Kaya nga, kung may papakita nyo lang sana sa akin ngayon, meron kayo talagang ginawang mga sulat na seryoso talaga na pinag-uusapan po natin, 1.6 billion. Example lamang po yun, di pa po yung kaganapan ng lahat ng pinag-uusapan. Ang tinatanong po kasi namin, makita lang namin sana mula sa inyo yung talaga pinagsakitan ninyo na singilin. Kasi kung wala po yun, medyo nakapagdududa po. Sir, sending collection letters is really part of the operating procedure. Unfortunately, as we said, although we want to present those collection letters, all records have been transferred already. Okay, ganun na lang po ang isasagot nyo talaga sa amin. Kapag hindi po nagbayad ang debtor, ano na po yung first name nyo? Romeo Aguilar pa. Mr. Aguilar, pag hindi po nagbayad yung debtor, kunyari si debtor X, 1.6 billion ano po, itatrato po ninyo ito under the GAAP income. Dahil yung credit balance po noon ng loans payable ay kailangang isara o i-debit at ibabangga mo sa isang credit account na income. Tama? Sa panig po ng debtor ito, hindi nagbayad eh. So i-debit mo income po, tama? Hindi po ako accountant, kayo po mga accountant kayo. Dapat mabilis ang sagot, oo. That may be true if you're writing off a loan. Eh, sabi nga yun, hindi yung nire-write off. Ngayon nire-write off muna, kanina ayaw mong i-write off eh. No, based po sa understanding ko. Sige, ganito po, ganito. Para madali. Yung loan po ay first recorded as a liability. It's an asset, sir. Sandali lang. Loan is an asset. Sandali lang. It is first recorded as a liability, but since it doesn't need to pay anymore, wala nga, hindi ka na nga makasingil eh. Then the liability has to be reclassified as income under the GAAP. Ang sinasabi ko is generally accepted accounting principle. Intindihan ko na po kayo. Tama. It is a liability at the book of the borrower. Precisely, kaya ganun po eh. Ngayon, dahil hindi niya nababayaran,
Ang epekto lamang po gusto kong ipalitawin dito. In effect, yung debtor ay na-enrich, undue enrichment by not paying back the loan extended to him. Ganun na magiging conclusion. I doubt, sir. Sorry. You doubt it? Yeah, because it will be against the accounting rules. They have to have a document saying that the lender condone or has written off before they can book that as an income. Pero hindi ikaw ang mag-justify noon. Hindi ikaw ang nangutang. DBP ka. Pupuntahan kita mamaya. Okay. So it's a decision of the borrower to write it off in its own books and recognize that as an income. Wala pong kinalaman ng banko doon. Okay nga. Ito ngayon, may kinalaman ka na rito. Dahil hindi mo makolekta ang utang, ililipat mo yung credit balance ng loans receivable sa debit account na ang tawag mo ay loss. Kapag nalugi, di ba, maapektuhan ang buhay ng DBP. Kaya nga nagkaroon ng SBP, yun ang pangsaklolo sa buhay mo. Ngayon, imbes na i-write off o i-debit na account, ano? Pag imbes na i-write off, ang i-debit na account ay cash. Kasi nga, pumasok na yung Lehman Brothers, di ba? Dahil ibebenta mo na sa SBP. O ligtas na ngayon ang DBP. Kaya lang, ito ang problema. Bakit hindi naningil? Ba't hindi mo siningil yung utang niya nung una pa? Nandito sa loan agreement ang problema ninyo kasi kailangan nga nating malaman yon. Kaya kanina pa sinasabi ko, Mr. Chair, sugar coating lang yung sinasabi ninyo na derecognition dahil ang epekto talaga, ang hindi pagsingil ng utang, write-off talaga yon o kaya condonation kung pag-uusapan na yung book of accounts nung nangutang sa'yo. Ang nangyari, kagaya ng pinaliwanag ni Kong Mike kanina, lugi pa rin ang gobyerno. Kasi yung siningil mo sa kanya, ang naibayad sa yung recoverable amount lang. Di ba? Yung price nung pagkaka-transfer sa kanya. Pero maliwanag na utang yon. Dahil maliwanag na utang yon at hindi talaga nakolekta, ang magiging problema, kagaya ng na-insinuate na kanina, Mr. Chair, kaya gusto naming makita yung loan agreement kasi this is grossly disadvantageous to the government. Kayo ang nagpasok ng ganong agreement, lalong-lalo na kung mayroong makitang kakutsabahan dito. And then you will be liable. Talagang matatalo ang pamahalaan dito, Mr. Chair. At saka, wag na nating sabihin na wala kayong representasyon dun sa... Deputy Speaker Marcoleta. Can I just interject? When you speak of kutsabahan, kasi ngayon talagang kailangan yung safeguard is we should avoid fraud, of course collusion. But I see that those debtors are passive participants in this financial transaction. Ang sinasabi mo bang kutsabahan doon sa DBP? Between DBP and the winning investor or kasama yung debtor. Ang sinasabi ko, this is not a conclusion yet, no? Inconclusive to, kaya ang gusto nating makita yung loan agreement kagaya ng napapalitaw na kanina, maliwanag naman na meron JSS pala. Mukha lang, sapagkat dahil sa kisig ng mukha, talaga na may pera yun. Eh si Mike, palagay ko, walang masyadong pera ito, hindi naman napapakita sa mukha. Baka ikaw, Congressman Pido. Pagkatapos tatanggalin nga yung pinaka-condition na kung saan doon lang nakasalig yung kapalaran na makakasingil ka pa sa kanila. So tingnan natin yung loan agreement.
maliban pa doon sa mga naipakita na sa atin, siguro, Mr. Chair, baka pati mga subsidiary ledgers pwedeng makuha rito or their equivalents para lang makita natin. Kasi bakit sa kabila ng napakaraming panahon, sa ngayon, sinasabi nila, kinukonclude lang, Mr. Chair, na meron naman po siguro. That is an assumption. Naningil naman po siguro, palagay ko naman katakot-takot na kaung-kaun na mga demand letters o iba pang mga klaseng instrument ang ginamit para lang ma-recover. Hindi po eh, parang lumilitaw, hinayaan lang hanggang pumasok yung SPB para lang, ayun naman pong SPB, kaya ang pumasok para lang maisalba ang banking system, Mr. Chair. Yung mga IPs, parang mga junk shop ito na sila yung sumagot eh. Hindi po ganito siguro yung pinakamotibo ng batas. Ang nakikita po kasi namin dito, maaring nagkulang din ang central bank dito dahil malalaking ano po ito eh, malalaking utang po ito eh. Until and unless, Mr. Chair, DBP is able to prove na unang-una, talaga bang siningil ninyo? Talaga bang seryoso ang pagkakasingil? Pagkatapos eh, bigla na lang pumasok po yung SPB. Ah, okay na po tayo rito. Kahit na maisalya na lang natin ang ganito. Okay, yun nga po, kulang pa sa book value. Pero ang talong-talo po, Mr. Chair, talaga, ay yung taong bayan.